Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw, kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, aagapay sa iyong mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Ipagpapatuloy natin, kaagapay, ang ating pagtalakay sa paksang may pamagat na Assured Life in Jesus. Gusto ko po kayong anyayahan upang tunghayan natin ang dalawang mahalagang bagay na ginawa ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Ang bunga ng kanyang kamatayan at bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Basahin natin ang salita ng Diyos sa 1 Kabanatang 1 sa mga talatang 29 hanggang 34. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin, 'Kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamagitan ng Espiritu Santo.' Ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos." Una, yung binanggit sa talatang 29 na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito ang bunga ng kanyang kamatayan. Ikalawa, yung binanggit sa talatang 33 na siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito ang bunga ng kanyang pagkabuhay na muli. Ito'y dalawang aspeto na hindi pwedeng paghiwalayin sa parehong kaligtasan na binigay sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Katulad ito ng paglilipat sa bagong bahay na bago ito tirahan ng may-ari, sisiguraduhin muna niyang malinis ito. At pagkatapos linisin, ito'y handa na para panahanan. Ganun din ang kaligtasan. Una, sisiguraduhin ng Panginoon na ang ating mga puso na gagawin niyang templo ay malinis. Sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus, nagkaroon tayo ng kapatawaran at tayo ay nalinis sa ating mga kasalanan at karumihan. At si Jesus na tagapagbautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay permanenteng mananahan na sa atin ang kanyang Espiritu. Sabi sa 1 Korinto kabanatang 6, mga talatang 19 at 20, "Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos." Dahil sa dugo ni Jesus na kordero ng Diyos, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Nilinis tayo upang maging templo ng banal na Espiritu. Kaagapay, madalas nating sabihin sa ating sarili, "Tao lang ako." At ito'y nagiging dahilan na natin para makagawa ng mali at pagkakasala. Tama ka, tao lang tayo, mahina, marupok, madalas nadadapa. Sapagkat sa ganang sa sarili natin ay limitado lamang ang ating kakayanan. Kaya nga tayo'y dapat umasa sa kakayanan ng Panginoon sa ating buhay. Mayroon akong magandang balita sa iyo, kaagapay. Kung bibigyan mo ng pagkakataon na manahan sa iyo ang Panginoon at ang puso mo ay magiging templo ng banal na Espiritu, titiyakin ko sa iyong si Jesus na muling nabuhay ang magbibigay sa iyo ng
katagumpayan laban sa kasalanan at kasamaan, sapagkat lahat ng bagay ay kaya mo nang mapagtagumpayan sa pamamagitan ni Jesus na magpapalakas sa iyo. At ang mga dati mong kahinaan ay mapapalitan na ng kalakasan na mula sa Diyos. Ang sabi sa aklat ng Isaias, kabanatang 20, mga talatang 27 hanggang 31, Israel, bakit ka ba nagre-reklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inalalayan sa kaapihang naranasan? Hindi ba ninyo nalalaman, hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makakaunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang ating pagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Unang Salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.